Maikli lang naman to. Ako po si Robert. Ilang ka rin, sir? Hindi ka maikli lang. Six na kasi, sir. Sir, bakit umikot-ikot kami nandito? Kasi sa bago sabi ko, sir, umikot kami ang office na rin. So applicable siya. Kaya nga lagi dahil, nung before na nagjo-join ako sa iba-ibang mga company, so gusto kong umate ng mind setting. Kasi mind setting, nagagamit natin yan sa everyday life. Hindi lang dun sa because of the business. No? So sa mind setting kasi, ano ba yung kailangan? Ano ba yung kailangan natin para tumama, kumbaga dun sa goal natin, yung tinatahak natin way. Okay? So, yan. Unang goal mo, dapat yun din yung tao sinasamahan mo. And doon ka rin dapat nakikinig. Diba? Ako baka simple lang po. And then, halimbawa, hindi ko po nila lahat ha, may mga magulang tayo, di ba? So, saan po ba tayo nakikinig? Normally sa magulang. Yes. So, hindi ko po, pasok po. Asap po! Okay na po. Tapos na po. Thank you po. So may magulang tayo mga kamag-a. Ituloy ko na lang mama. So may mga magulang tayo kamag-anak. So nakikita natin kung ano yung buhay ng pamilya natin. Okay? Kamag-anak natin. Kanino tayo nakikinig? Successful po ba sila? Hindi lahat. Hindi lahat. So pagdating sa pera, kanino kayo nakikinig? Parents. Sa parents pa. Successful po ba sila? Hindi po. Kasi sila may pera, sila may trabaho. Diba? Hirap. Binigyan ko lang kayo ng confusion. Okay? So sabi ko kanina, kung ano yung goal mo, kung goal mong maging successful o yung yumaman, kailangan makinig ka doon sa taong may yaman. Kaya ako lumipat na. Okay? Kaya ang balik ko, kinukompuse ko lang po kayo. Balik ko ha. Pagdating sa pamilya, kanina po kayo nakikinig. Magulang. Successful po ba yung mga magulang natin? Hindi lang. So dapat pa kinig pa tayo. Successful po ba sila sa... Kumbaga mayaman po ba sila? Hindi po. Successful sila sa pagkakas. Eh di ba gusto natin yung mamay? Yes. So kanina tayo kaya kinig? Sa mga... Sa mga... Sa mga... Sa mga... Sa mga... Di ba? Kinig ka sa mga taong successful. O kaya nga. Pero nakikinig tayo sa magulang. Oh, wow. Successful po ba sila? Kasi sila successful sa pagbabantay sa mga anak. Hindi dahil sa iyo. Pero pagdating sa buhay, pagdating sa, sabihin natin pagyaman, o sa so business, nagbe-business po ba sila? Hindi po. Hindi. Nag-guide sila sa atin. Para yung iba nag-business. Kahit hindi sila nag-business. Successful po ba sila? Hindi po. Hindi rin. So paano tayo makikinig sa kanila? Ay, nag-guide ako. Ayun ako, kontra na eh. Kontra na eh. Kasi ako suwain. Okay, ganoon ko lang kayo ha. O, ano? Kuloy. Okay, balik ha. Ganda po yun. Kung ang magulang mo successful, pwede kang makinig sa kanila. Okay? May mga tinuturo sila na bagay sa buhay natin na tama. Okay, pero pagdating sa nakikita mong mali, hindi po dapat na sinasalad ka. Hindi sundin, okay? Hindi ko sinasabing sundin. Dapat, tumanap kayo ng way para hindi maging sila. Para matulungan mo sila. Ako po yung gusto ko sabihin. So kung halimbawa po, susundan mo yung yapak nila na hindi sila naging successful pagdating po sa bagay na yun. So bakit po na susundan sila? So ikaw mismo dapat gumagawa ka ng way para maging hindi katulad nila and then matulungan mo sila na pumunta naman dun sa success. Yes. Oo po. Yes. So papakinggan po ba natin sila? Hindi. Hindi na. Papakinggan na rin sa sarili namin. Okay lang ko po ba yung, ano, yung point ko? So hindi po lahat. Okay? Nang tinuturo or ang tawag ko, hindi tinuturo eh. May support eh. Kumbaga, ginagawa kasi natin na ideal sila sa buhay natin. Tama? Pero hindi sila successful. Hindi lahat na alam nila. So dapat, kung gusto mo maging successful, you create your own way. Okay?
hindi lagi makikinig ka sa ibang tao para sa sarili mong success. Kasi po, ang success is ikaw mismo po yung gagawa. Sarili mo. Hindi ibang tao. So, para. So, kailangan, pag gusto mo maging successful, sabihin natin, umaman, unang-una po namin kailangan. Kailangan mo mag-design. Decide your home. Hindi, huwag kang umasa laki sa kanila. Okay? Decide your home. Unang-una, decision. Ikaw mismo sa sarili mo mag-decision ka, ano ba yung gusto mo? Okay? And then, pag nag-decision ka po, dapat, kung ano yung una mong decision, yun na po yun. Okay? Once you decide, decide. Pagdating sa business, ganyan pa. Lamang ang mabilis mag-decision. Okay? Hindi mo malalaman ang isang bagay kung hindi mo susubukan. Tama. Di po importante ang failure. Okay? Failure is a part of success. Mm-hmm. So, dapat po nagpe-fail po talaga. Okay? So, yung iba kasi, once they fail, subo na. Okay? So, dapat may pagkakamali. Dahil kami, napakadami po namin si Tenesti, sinubukan, ang dami po namin mali. Okay? So, ganun din dapat. Pag binakita kang opportunity, subukan mo muna para mapatunayan mo na tama o mali yung iniisip mo. Kaya marami hindi successful na tao, pinapangunahan sila ng takot. Okay? Lahat po ng first time nakakatakot. Diba? Tama mo ba? Yes. So, kumusta naman po yung mga first time dyan? Ow! First time na subukan, ha? First time mag-aral. Iba naman. Grabe naman mga utak eh. Kasi si Sir Marvin eh. Nakita ka sila. Ako sinasabi ah. Ay, grabe! Ako first time sinasabi. Si Sirig ba? So, lahat ng first time nakakatapag. Tama. Kasi hindi mo alam kung magsasucess ka o hindi. So, paano mo malalaman magsasucess ka? Subukan mo. Try. So, decision. Ang pag-decide, number one po. Decide first, then habang nandun ka na, learn how to do it. Mm. Yun po yung tama. Hindi yung pag-aaralan ko muna bago kong pasukin yung isang bagay. Pumasok. Mali po yun. Pasukin mo muna. And then learn how to do it. Yun po yung tama. Okay, yung iba, madami kaming nakakausap. Sir, pag-aaralan mo po muna. Okay? So, paano mo malalaman magiging successful ka? Okay? So, halimbawa, kuwari, inano ka ng isang business. And then, tatry mo muna. Hindi ka muna mag-decide. Tatry mo muna. What if wala kang makuha? Like sa business natin, wala kang may-may. So, hindi ka papasok. Kasi wala siya nakuha. Oo, wala. Pinag-aralaw ka. Dapat, Pinag-guide pa sa'yo. Pag pumasok ka sa isang business, may mag-guide sa'yo. So, magagawa mo siya ng tama. Okay? So, decide first. Okay? So, syempre, kailangan mo ng action. Hindi pwedeng nag-decide ka lang. And then, the rest, hayaan mo na iba yung gumawa. Okay? Number two po, action. You need to take an action. Okay? Once you decide, take an action. Kailangan mo pag-aralan lahat. Okay? And then, hanap po kayo ng mentor. Same thing. Halimbawa, gusto mo matutong mag-bike. Kanino ko magpapaturo? Sa marunong mag-bike. Tama, di ba? Same sa business. Pag pumasok ka sa isang business, kanino ka dapat makinig? Sa business. Diba? Napakadali, no? Pag may sakit ka, kanino ka pupunta? Sa doctor! Napakadali ka ng buhay, diba? Wala na din. Bakit minsan, no? Bakit minsan yung iba? Nagiging complicated. Gagamit ko na naman complicated. Bakit minsan yung iba, nakikinig dun sa mga tao na pumasok na kasi ako, dyan di ako kumita. Okay. Naging successful po ba sila? Bakit ka makikinig sa kanila? Okay? Hindi nga nila nagawa eh. Anong ituturo sa'yo na tama ng tao niya? So, kailangan maghanap ka ng mga tao naging successful na. Okay? Kaya ako makikinig. Sakti na, nagawa nga nila eh. Di ba? So, ganun po. So, kailangan magtanong kayo dun sa tao na nakaranas na. No? Okay? Hindi po namin sinasabi sa amin ha. Joke lang. Joke lang. So, kailangan maghanap kayo ng tao na mag-guide sa inyo. Bago kayo. Okay?
So bago kayo, kailangan may taong mag-guide sa inyo. At yung taong yon dapat, which is yung tao na na-reach niya na yon. So yun yung magtuturo sa inyo ng tamang way. Hindi yung mga tao na wala namang, wala pa naman, hindi pa naman nila nakuha yung ganong success. Diba? So, syempre, practice. Kailangan mag-practice. Always perfect. But nobody is perfect. So why practice? Lahat ng bagay na kukuha sa practice, tama? Si Michael Jordan, bakit binabayaran ng milyon? Diba? Kung halimbawa, hindi siya magaling mag-basketball, pabayaran pa siya. No. Okay, diba? So kaya siya kumikita ng malaki. Because, nagpa-practice siya before. Okay? Hindi siya ganun kadali. Kasi marami rin siyang failure. Same thing sa business. Hindi ka kikita ng malaki kung hindi mo naman pinag-aralan lahat. Hindi ka nag-practice mag-present, hindi ka nag-practice mag-benta. Same lang din po yan. Okay? So, syempre, kailangan mo ng learnings. Importante po yan. Okay? Kailangan marunong ka mag-present. Bakit lagi namin sinasabi yan? Sino po ba yung mga kumikita? Presenter. Okay? Kapag nagpe-present ka, dagdag points po yan. Pag nakikita ka, mahahasa. Diba? Pag nakikita ka nung mga, sabihin na natin i-invite. Ayoko kasi ginagawa siya i-invite. No? O yung inaaloka mo ng business, nakikita ka na ikaw mismo is ginagawa yung business. Magtitiwala siya sa'yo. Sobrang dalay lang na magtiwala siya sa'yo. Pero kung ikaw mismo, di mo alam yung business mo, makakataw magtitiwala sa'yo. So you need to learn. Lahat po na kumikita sa mga ganitong klase ng business, pinag-aaralan po yung business. Okay? Hindi. Okay lang po yan. Habang pinag-aaralan nyo, rely kayo. Pero kailangan nyo pong pag-aralan din yan. And pag marunong na po kayong mag-present, kailangan dun sa grupo mo, i-duplicate mo yung sarili mo. Ayaw po sinasabi yan. Duplication po ang labanan dito. Kung ikaw nagpe-present, kailangan yung mga nasa baba mo, marunong din po mag-present. No? One mouth is better than five mouth. Ah, mali pala ako. No? Five mouth is better than one mouth. Okay? Mas maraming nagsasalita, mas madaling lalaki yung grupo. Okay? Kung mag-isa ka lang, mapapagod ka. So, anong gagawin mo para hindi ka mapagod? So, duplicate po yung sarili nyo. Duplicate nyo sa iba. Same thing kay Henry C. Ano bang ginawa niya? Di ba nag-hire siya ng maraming tao? Di malaki yung benta niya. Okay? Kasi ang tao po may capacity lang. Sa isang araw, ilan lang yung kaya mong kausapin? 20. Sabi na natin, 20 maximum. Halimbawa, kumikita ka ng 2,000 a week. Okay? Paano mo siya dodoblehin? Kailangan mo mag-type. Tama. Same thing sa makina. No? Kuwari, may machine ka na gumagawa ng papel. Okay? Yung papel na yun, nakakapag-produce lang siya, sabihin natin na 10,000 a day. So, para madoble mo yung production, ano yung ginagawa? Pag-tag-tag ng makina. Tama. Same thing po sa atin. Okay? Kung gusto mo mas lumaki yung kita mo, doblehin mo yung sarili mo. Hindi ko sinasabing doblehin mo yung effort mo kasi may capacity lang po ang tao. Okay? Kahit makina, may capacity po yan. Okay? Sasabog yun. Okay? So, i-duplicate mo yung sarili mo sa iba. Okay? Create yourself to others. So, doble, dalawa na kayo. So, ngayon, kung gusto mo pong mas lumaki, pwede mag-create ka pa ng isa na kagaya mo. Ganun lang po kasimple. So, duplication po. Pagdating sa ganitong business, napaka-effective po ng duplication. Okay? So, mastery. Kailangan nyo ma-master. Okay? Master nyo kung paano mag-present, master nyo kung paano gawin po yung business. So, huwag kayong magtaka kung halimbawa ngayon wala kayong pay-ins, wala kayong benta. Kasi hindi nyo pa nagagawa ito. Okay, huwag kayong magtaka. Bakit wala akong pay-in? Nagagawa nyo po ba ito? Hindi. Okay? Hindi pa. Pero kung nagagawa nyo po ito, for sure yan. Okay? And then, doon na po papasok yung pinakahuli. Diyan na po kayo babayaran. Sila na yun. Okay? So,
Ito, pag na-master nyo yan, for sure po yan, dyan na kayo kikita. Pero hanggat hindi nyo minamaster, ito mga to. Mga po kayo. Hanggang sa bumigay na lang po kayo. Maringin. Hanggang sa matulog na lang po hanggang kayo. Hanggang sa matulog na lang. Hanggang sa maging Avengers na rin tayo. Yan po yun. Maantok po. Okay. Yung inaantok ko lumabas na kasi nakakahigop siya ng ano, positive vibe. So, okay na po tayo dito sa programming. Yes, sir. Siyempre, pagkatapos ng programming, ano, pag na-master nyo na to, at nakukuha nyo na to, okay? Sino ba yung mga binabayaran? Artista, okay? Singer, kapag pumunta sa isang in-invite, halimbawa si Bamboo, okay? In-invite sa isang pods, sa isang events, magkano binabayaran ang kinikita niya? Milyon. Tama? Milyon. So bakit siya binabayaran ng milyon? Kasi magaling siya kumanta eh. Tsaka sikat siya kasi. Eh bakit pag tayo kumakanta, naguhulog pa tayo ng ano? Five pesos. So bakit? Kasi na-master niya na. Hindi mo kaya yung ginagawa niya. Kaya siya binabayaran ng malaki. Same thing po sa atin. Kapag na-master natin to, ito lang po tayo babayaran ng malaki. Okay? May point po ba? Yes! Okay, so pag nakuha na natin to, na-master natin to, dyan na papasok yung dreams. Okay? Ano po ba yung mga dreams niyo? Yeah, yan. Pwede. Okay? So, specific. Okay? Be specific po sa inyong pangarap. Hindi yung pangarap ng iba, yung pangarap mo na rin. Magkakaiba po tayo ng pangarap. Okay? So, dapat specific. Kuwari, bahay. Okay? Anong itsura ng bahay? Please specific. Ano po ba yung bahay na gusto mo? Ang simple. Oh. Kasi pag nangarap tayo ganito, gusto ko magkaroon ng dream house. Yun na lang. So wala siyang ano. Wala, kumbaga hindi mo siya nabivisualize. Kailangan yung dreams nabivisualize po natin. Anong uri ng bahay. Anong klase ng okay? Bahay? Ilan yung pintuan? Ilan yung bintana? Ilan yung kwarto niya? Ilan yung kwarto? Oo po. Dapat, nabivisualize nyo. Kasi ang utak po ng tao is kung ano yung pinapasok mo sa isip mo, yan din po yung magiging action mo. And then yan yung magiging result mo. Ganun ka-powerful ang utak ng tao. Dapat certain ano yung gusto mo. Ano ba yung pangarap mo? Okay? Bawa bahay. Gusto ko 8 yung bubong. So ganun dapat. Dapat specific. Okay? Be specific on your dreams. Kasi hindi po magmamanifest yan. Kung gusto mo lang, gusto ko po ng bahay at lupa. Hindi po magmamanifest yan. Marami nang nangarap, di ba? Marami nang nangarap. Ilan lang po ba yung natupad na nagkaroon sila ng ganong dreams? Kasi hindi sila specific. Okay? Pag nangarap ka, kuwari, layo muna natin dito. Halimbawa, next month, gusto ko kumita na malaki. Magkano? Opo. Kasi kung malaki, malaki na po yung 500. Diba? Magkano? Para may goal ka. 2,000. Okay. O, dapat specific lagi. Pag nangarap po tayo specific para mag-manifest, kasi kung sasabihin natin na malaki, gaano kalaki? Kasi, palimbawa, gusto ko magkabahay. Nagkaroon ako, barong-barong, bahay pa rin yun eh. Yes. So, yun lang yung magkakaroon ka. So, dapat, pag may dreams ka, or goal ka, dapat specific ka. Ilan yung kwarto, anong kulay. Okay, dapat na i-imagine mo. Ano yung kulay? Di ba? Ilan yung nakatira? Hindi ka namin nakatira. So, be specific, okay? So, sa kotse, ganun din. Anong kulay? Anong kulay ng upuan? Lovely. Kailangan, bayang paulit-ulit din, dapat mapivisualize nyo. Mm-hmm. Hindi nyo mapipil. Kasi, hindi magmamanifest ang dreams nyo kapag hindi nyo siya nakikita na yun yun. Okay? Kotse. Anong kotse? And what if, yung mumurahing kotse? Kotse pa rin. Kotse pa rin yun. Kotse yan ah. So, hindi yung dreams mo. Okay? Hindi mo na ko yung dreams mo. Ano yung bali talaga ang dreams mo? Okay? Ulit-ulit, di ba? So, kailangan mag-manifest. Gusto ko ng travel. Saan? Kailan? Okay? Ito importante. Kailan?
Kailangan visit next year. Sa kasukuan. Okay, March next year, ganun. Tama. Bakit natin nilalagay ng date? Para yun yung mag-post sa atin na i-hit course yung tama. Di po pwedeng malandi. Okay? Kailan mo gusto kong magkabahay? Kailan? Anong date? Anong year? Okay? Anong year? Anong month? Kasi kung walang date, useless lang po yan. Okay? Hanggang to walang. Gusto kong magkabahay. Hanggang sa umuwi ka na ng Pilipinas, di ka na nagkabahay. For 2 years. Diba? Kasi wala kang goal. Wala kang siniset na time. Importante po ang time sa dreams. Hanggang kailan ka. Okay? Hanggang kailan mo siya kukunin. Dapat may ganun. Kasi wala kang target eh. Kung pinapangarap mo lang yan, mananatiling pangarap ka, magiging bangungot lang yan. Okay? So, dapat certain. Okay? Pag may dreams tayo, dapat clarify sa inyo kung ano yun. At kailan mo siya kukunin. For example, ngayon, nangarap ka, kailangan next year, may bahay at lupa na ako. Na ganito kalaki, na ganito, ganyan, ganyan, ganyan. At least may sinusunod ka po. So, pipressure mo yung sarili mo para makuha mo. Pero kung wala kang time, wala rin po mangyayari dyan. Okay? So, oh, mga ganun pa. So, dito, adaptation of culture. So, weekly lang nito yun. Ang tapos ba, Sir Ben? Hindi pa yato. So, ito, special po ito doon sa mga nakasali na sa ibang company. Okay? Ibang company po, iba ang kultura doon. So kung dadali mo yung kultura doon, dito, hindi po kayo magiging successful. Dapat marunong po kayo mag-adapt sa bago. Okay? Kung before na nagbi-business kayo, ganun yung ginagawa mo, iba rin po pag nag-business ka ng ibang ibang business ulit. Like for example, nandun ka sa tindahan. Pag nagtayo ka ba ng grocery, the same pa rin yun ang ginagawa mo before. Kasi iba na mo yun. Okay? So, kailangan nyo mag-adapt. Adaptation. Okay? So, unang-una, A, B, C, D, E, F, G. So, ano po ba yan? H, I, K, A, L, M, N, O, P. Ako yan, ganse yan. Pinutol ko lang, no? So, unang-una, yung attitude nyo. Attitude? Ano yun? Attitude. Ba't mali spelling? Okay na yan. Ipamadali ako eh. Kanina ko lang ginawa yan. Okay. Shortcut lang. Walang ng T. Shortcut. Walang ng T sa T. T. U. D. I. Okay. Sorry. Okay. So, attitude. Una-una, yung A is attitude. So, importante po yung attitude sa trabaho. Okay, kahit saan pong larangan, importante ang attitude. Okay, hindi ka mapupromote kung may attitude. Sa trabaho, kung may attitude, yung ang attitude mo is masama, hindi ka mapupromote. Okay, hindi ka lalagaw. Same thing sa business plan. Kung ang attitude mo is hindi yung, kumbaga, hindi papunta doon sa goal mo, wala din mo. Okay, dapat lagi, lahat ng ginagawa mo, iniisip mo is toward your dreams and goals. Okay? So pagdating sa attitude, kailangan kung ano yung tamang attitude papunta doon sa goal mo, yun dapat yung ginagawa mo. Kasi yung iba, tawag namin doon acne. Dok. Alam ka na yan. Acne. Oo, no? So yung laging pag tinuturuan, alam na nila yan. Sir, ginawa. Alam, mas okay pa sa, para sa akin, ha? Mas okay pa akong mag-mentor doon sa mga bago lang. Katapok, yung mga wala pang alam. Kaysa dun sa mga nanggaling na sinasabi nila na kumita ng malaki doon, mahirap po sila to. Although, hindi ko alam kung advantage, pero sa akin hindi. Kasi nga po, kailangan mong mag-adapt ng bagong kultura. Okay? Diba doon? Power, power. Power! sabi nga, empty your cup. Diba, sir? Tama yan. Lagi dapat. Kasi doon ka matututo eh. Although may maganda yun, kasi magkakaroon ka ng ang tamang attitude kasi pagdating na umaating ka ng mga training, which is kunin mo lang yung magaganda. Okay? And then kung may natutunan ka doon ng maganda, pag sumasamahin mo sila, hindi napakaganda. Ang simple. Pero kung halimbawa na yung mga natutunan mo doon, dadalhin mo dito, the same thing, bakit ka lumipat? Bakit ka lumipat? Kaya ka nga lumipat eh. Kasi hindi ka naging successful doon. So, bakit mo pa siya dadalhin? Same thing. Restaurant. May binibentang restaurant. Okay?
binili mo, yung success, hindi naman successful na restaurant yung binili mo, wala kang binago. So lalaki po ba yung restaurant mo? No. Tingin nyo kikita kayo. Hindi. Hindi, di ba? Kailangan mo may baguhin. Same thing. Lumipad ka ng business. And then yung attitude na yun na ginawa mo doon, yung pa rin yung gagawin mo. Hindi ka na nga naging successful doon, yung pa rin yung gagawin mo. So magiging successful po ba kayo? Hindi rin, di ba? So you need to adapt yung bagong attitude. Okay? So yung bilib. At o marami. No, marami kasi, marami kasing maraming paniniwala. Eto, nadaanan ko na ito before, no? Paniniwala natin na hanggang ngayon dala-dala pa rin. Okay? Naniniwala pa ba kayo na ang buhay is swerte-swerte, malas-malas? Hindi. Yeah. Swerte kasi, kaya nag-success. Masipa. Hindi po yung gano'n. Okay? May ginawa siya, kaya naging successful siya. Masipa. Hindi swerte yun. Okay, isa pa, may nakikita akong mga post sa FB, di ba? Chismoso ako eh. Chismoso ako. May nakikita ako na, basta, hindi ko alam kung kanino post ko na pabanggit yun, no? Hindi na ka pala, kailangan. Ano yan, sir? Sabi niya, hindi lahat, parang, hindi lahat ng binigay, okay, hindi, pangyayong explain, ha? Nakapatingin na sa taas eh. Hindi lahat ng binigay ng nasa taas is para sa'yo. Sign daw, halimbawa, hindi, kumbaga, itong business na to, or yung business na iba, hindi para sa kanya kaya nag-quit. Ay, alam mo na yan. Hindi ko pa siya na. Maraming ganyan po na nagpo-post, okay? Pag hindi ako kumita ng 1 month, ibig sabihin hindi para hindi sa akin. Hindi para sa akin. Yun yung sign. Yes, sign na. Sign na ba ito? Sign na to. Okay? So hanggang naniniwala po kayo sa ganong kasabihan o believe, hindi po ako magiging successful. Okay? So lahat ng bagay, iisipan mo lang ganon. Wala ka na yung bike, 1 month. Ah, hindi. Sign na to para mag-quit ako. So ibig sabihin, pag lumipat ka, the same thing, napapanimalaan mo. Hindi ka kumita doon ng 2 months, design na naman yun. Lipat so huwag ka pang price of the sign ka na lang. Dumami na yung... Okay? So, hindi po yun. Okay? Hindi po ganun. Binigayan ang nasa taas, depende na sa atin kung paano natin gagawin. Kasi hindi bibigay sa'yo yan nang papunta ka sa masama. Okay? Kailan po ba siya nagbigay nang pupunta ka sa mapapasama ka? Lahat ng binigay sa inyo is papunta sa mabuti. Pero, binigyan tayo ng utak para magdesisyon kung gagawin ba natin. Binigyan nyo ng instrumento ng video. Diba? So, pagdating sa bilib, pamilihan natin kung ano na yung paniniwalaan natin. So, diba? So, hindi lahat sign. I saw the sign yun. Okay? Sign na to. Ang buhay, swerte-swerte, malas-malas. Malas kasi ako, kaya mahirap. Actually, yung pagiging successful, nandyan na yan eh. Okay? Back, way, way back pa, wala pa tayo, nandyan na. Di ba may mga successful na tao na? Yes. Same thing. Sa internet, pinag-isipan nyo po ba, or minsan sumagi sa isip nyo na paano, bakit ngayon pag nag-message ka na kahit nasang lugar natatanggap ng tao? Minsan po ba nag-isip ka na huwag gano'n? Okay. Pinag-isipan niyo po ba bakit? Paano? Hindi, di ba? Bakit yung, bakit ngayon? Noong dati kasi, di ba dati sulat? Telegram. 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 Tama, sulat, di ba? Tapos, didila-dilaan mo pa yung envelope. Pupunta ka pa sa post office. Di ba? Tapos, pupunta ka pa ng post office. So, problema, di ba? Hassle. Ngayon, maliit lang yung message, galit pa rin. So, lagi may problema, no? Ano man yung mangyari, padaliin mo yung buhay, may problema. So, ano yung gusto nyo? Problema, di ba pag mahirap ka, may problema? Pag mayaman, wala pag mayaman po ba, wala problema? Mas marami problema. So, ba't yung gusto yung mama? Nakaisip tuloy eh. Magkaiba yung problema lang. Actually, pag halimbawa yung down na down ka na, as in, down ka na, maswerte po ba umalas? Hindi. Ha? Bawa yung talagang as in sagad na sagad ka na. Yung parang nadung ka na. So swerte umalas? Ang hirap. Masaya. Kasi nagulungan kayo angat. Hindi. Swerte po yun.
Pagsubok. Kasi, kasi wala kang ibababa, nandun ka na eh. Pag nandito ka sa taas, bababa ka pa. At least naranasan mo na kung paano maging sagad. Okay? Pagkatapos mo nung sagad, saan ka papunta? Ay kung nasa middle ka, so may pag-asa ka pang bumaba. Tama? Pero yung nasa baba na, ano mababa? Yung paakyat na sila. Diba? Saan yung swerte? Nasa baba. Nasa, oh, gusto nyo po ba? Doon kayo. Hindi naman. Ano ba? Ang gulo mo eh. Ang gulo eh. Gulo ko lang. Okay, yo, mas naranasan na, mas okay, yo, mas matatag na yun kasi naranasan niya na lahat. Oh, so, pataas ka na. Ang mahirap, yung na doon nasa taas, kailangan bumaba. So, mas okay pa yun. Okay, oo. So, dapat, nag-aaral para hindi ka bumaba. Okay. So kami, actually kami, mahirap din naman kami. Kung ito yung mayaman, ito yung mahirap, sa gitna, baba mo pa ng konti, doon po kami. No, diba? Ito yung kalahati, baba ka pa ng konti. Ayan, doon po kami. No? Doon ako nag-start. So, pag ating isang belief, mamili po tayo ng paniniwalaan. Okay? So, maniwala po kayo, unang-una. Kanino? Sarili mo. Tama. Believe in yourself. Huwag kang makikinig sa kanila. Okay, tigilan na natin yung pakikinig dun sa mga. Di ba? Tigilan na natin yung... Naku, hindi ka mo... Totoo po yan, okay? Kasi, iba yung... Ang nangyayari kasi, iba yung pag-iisip nila sa pag-iisip nyo ngayon. Okay? Kung sila, ganun pa rin, nod-nod pa rin kay paring ano, kay tito. Okay? So, kayo, iba na. Kasi may goal na kayo. So, hindi na kayo ma-adapt. Okay? So, magkaiba na kayo ng iniisip. So, mawawala na kayo ng mga idea. So, wala lang, wala ka nang... Ano, okay, so, yung C, commitment. Tama na ba yung spelling ko? Busy na kayo, guys. Tama na. So, yung attitude lang talaga, ano? Attitude. Less, yung workout ko lang. Okay? So, commitment, ito yung pinaka-importante. Hindi natin makukuha yung mga dreams, goal and yung success kapag wala kayong commitment. Hindi ko sinasabi na okay lang, commit, commit. Iba po yung salitang commitment. Ang commitment, okay, ang commitment, obligation. Oo, hindi papaanal. Ay, sorry, iba pala yan. Iba pala yung commitment yan. Okay, as a business pala na kayo, sorry. So, commitment, pag sinabi mong nag-committed ka, kahit anong mangyari, gagawin mo. Okay? Commitment yan eh. Nag-commit ka. Pare, nag-commit ka dun sa goal mo. Makukuha ko after 2 years. So, by hook or by crook, kailangan makuha mo. So, ibig sabihin, walang gagambala sa'yo. Any distraction, hindi mo siya papansinin. Kasi committed ka eh. Yung iba, pag tinanong, mag-commit ka sa akin, sir, committed ako eh. Pero makita mo, may nakausap lang na friend niya na ako. Nag-join ako sa ganyan, di naman ako nag-umaman. Committed ka na. Committed ka pa rin sa kanila na makinig. Okay, ikaw yung nagte-training, ikaw yung nag-aaral ng business. Bakit ka makikinig ko sa hindi nag-aaral? And then, siya nga, hindi nga siya naging successful eh. Bakit ka makikinig sa kanila? Okay, so yung commitment dapat straight commitment. Okay? Pag sinabi mo, committed ka, kukunin ko to, kukunin ko yung goal, doon nga dapat. Okay? Wala kang papakinggan iba, kundi sarili mo. Ikaw yung nakakaalam eh. Ikaw yung magdidesisyon. Okay? And then, discouragement. Okay? Kailangan, discouragement, marami po yan. Okay? Sobrang daming discouragement na darating. Kumita ka ngayon, nakuha mo. Next month, wala kang kinita. Karamihan na di-discourage, tama? So, bakit kaya? Walang ginawa. Di sa walang ginawa. Kasi dapat pass yan. Okay? Nakuha mo ngayon. Okay? Kuwari, sasabihin natin, nakapagbenta ka ng 2,000 this month. So, anong nangyayari? Anong ginawa mo? Hindi mo dinoble. Dapat ang goal mo, para hindi ka ma-discourage, dadagdagan mo siya. Okay? Halimbawa, 10 tao yung kinausap mo ngayong linggong to. So, dapat, next week, 20 naman.
Okay? Ganun yung ano, para hindi kayo nadi-discourage. Kasi, halimbawa, eh, katulad sa amin, okay? Ilan yung nakakausap namin? Bawa, sa 10 out of, sa 10, let's say po, siyam, yung kaya mong i-close. Tapos kayo, sa 10, isa lang. So, ano yung gagawin mo? Kayang talunin, kaya kung, halimbawa, si Ma Melanie, ang kaya niyang i-close, sa 10 nakakausap siya. So, 90% siya. Ako, isa lang. So, paano ko siya tatalunin? Pause. So, paano ko siya tatalunin? Regarding kayo, wala na. Ano? Sampo. Sa sampo na nakakausap mo, siyam yung nakuklose mo. Wala pa papayin mo. Ako, sa sampo, isa lang. So, paano kita tatalunin? Don't receive a pause. What? Don't receive a pause. So, paano kita talunin? Paano? It's based on the ratio. Okay? Sa sampo, isa lang sa akin. O di kakausap ako ng ano? Kakausap ako ng 100. Double the... Ilan sa akin? Sampo na. Sa'yo, siyam. O di paralo na ako. Ganun po kasimple. Okay? Paano nakukuha yung 100 na yung nakakausap mo? Sobra pa po, inakakausap ko. Sa Facebook, guys. Yun yung prospecting natin. Depende po sa inyo. Yes. Diba? Yun ang nagiging problema ko ngayon eh. Diba? Ang dami kong ano, hindi mo nasasagot. Hindi na. Kulang ka man ng prospecting. Kulang ka man ng kinakausap. Kulang comment. Hindi ko alam kung na-accept yung post ko. 2 weeks ago na. Hindi na nakakapag. Ilan sinasabi ko? 100. Pero, super post ako, mga araw-araw. Yun lang yung ginagawa. Di mo naman kailangan mag-post mami. Hindi po, kasi tinatry ko nga na before, talagang nakaka-receive ako ng mga how-how. How? Ngayon, hindi na. Simple lang. Wala, yung post ko, hindi ko alam kung na-accept ng... Nakikita. Nakikita or ano. Or pananser ka sa... Noon, talaga, ang dami. Mayroon time kasi na... Ngayon, hindi na lang. May ano, ma'am, nagpo-post ka? Hindi po, hindi pa ako nagpo-post. Nagpi-fishing lang. Nagpi-fishing lang ba? Nagpi-fishing lang. Nagpo-post ka, ma'am, di ba? Sa mga pag-resulta, nagpo-post ka? Hindi po, ako nagpo-post. Ba't siya nagkakapayin? Hindi nagpo-post yan. Nagpi-fishing ako sa mga nagpo-post. Pag-fishing. Ang daming... Hindi ko lang kinita nagpo-post sa game. I-direct message nyo sila. Kasi once na hindi na effective yung ginagawa mo, bakit mo pa dinediretso? Oo ba? Siguro may mali dun sa pinupost mo. May mga picture kayong pinupost. Tama? Yes. May nag-comment pa lang? Wala. So, bakit mo pa yung mali? So, find the way. Okay? So, same thing kanina yung sinasabi ko. Restaurant. So, yun yung pagkain before na hindi successful. Bakit mo itutuloy yung pagkain? Pagkain, ipalitan mo. Same thing po. Nagpo-post ka. Okay? Hindi ko naman sinabi na mali, no? Nagpo-post ka, puro picture. Kasi subukan mo naman, message lang. Bakit? Before po, may sinusubukan kami. Message lang, wala akong picture. Nakakuha ako ng mahigit 1,000 houses. Kaya open pa kayo sa page ko. Papasal kayo sa page ko, may mga ganun po ako. Okay? Isang group lang, kasi ang sa pagpo-post sa FB, okay? Ang pagpo-post po sa FB, depende yan kung anong caption mo. Okay? Dapat iniisip mo, ano yung attractive? Ano yung problema? Kasi may ginagamit kami. Una, pwede, ano ba yung problema ng tao na tinatarget mo? Kung wari, tinatarget mo OFW, anong pwede? Ipon, tama? Utang. Utang. Pwede mo kaya? Yun mo. Certain key. So, gawa ka ng magandang content na para doon. Okay? Limbawa, tinatarget nyo is yung mga businessman. So, dapat, yung content mo is para sa doon sa businessman. Okay? Dapat certain. Kung ano yung tinatarget mo, dapat yun yung content. Hindi importante po yung mga picture, labor na lang po yan. Ang importante niyan, may hit mo yung damdamin nung tinatarget mo. Okay.
Meron po, may ginawa kaming post dyan, hanggang ngayon, effective pa. Yung mga, ito po ba yung mga problema mo? Walang iPhone, ganyan. Hanggang ngayon po, may nagko-comment pa. Sure, Sarah. Okay. Wala siyang picture. Yun lang. Problema mo ba ang mga ito? Iphone, pambayad sa renta, mga gano'n. Hanggang ngayon po, effective pa, may nagko-comment pa rin. So, gano'n po. And then, kung hindi talaga effective para sa'yo, easy. Okay? May mga bagay pa kung pwede. May boosting. Boosting malabo kung wala. Okay? Kami po, hindi po kami nawawalan yan. Magkaroon ka lang ng isang silver, bawi mo na po yan. 5 dirhams a day. Kaya ka nagtuturo kami paano nyo ibubus mga post nyo. Okay? 5 dirhams a day. 7 days, lagay mo 5 dirhams. Magkano lang yun? 30. Malabo po. Wala kayong makuha kahit isa doon. Babahain kayo ng comment doon. Okay, ang tanong na lang doon, ang tanong na lang po doon, gaano kayo katsaga na sagutin sila lahat? Okay. Sir Tay, kung ang target mo lang, UAE, okay, mag-focus ka muna sa UAE, huwag kayong gumaya sa amin. International agad, okay? Kasi hindi nyo po kaya sagutin. May ginagamit po kasi kami, kaya ganun ginagawa namin. Para hindi po masayang yung boosting, yung mag-focus kayo sa lugar. Okay? Dubai. Dubai muna. Kung halimbawa Abu Dhabi, Abu Dhabi muna. Okay lang din naman. Muna kayo mag-expand. Napaka, wala ko pong 1% ang mental natin dito. Okay? Di ba tayo makaabot sa 1% ng Pilipino sa Dubai? Dubai pa lang po ah. Napaka po. Napakadaming tao. Kaya lang, ang nagiging problema, why po, na wala tayong nakakausap, kasi nagre-rely pa rin tayo kung ano lang yung nakikita natin. Okay. Kailangan din natin mag-isip. Pag hindi effective, pali. Okay? Pag hindi pa rin effective, pali. Yun dapat. Ganun dapat. Okay? Sumusubok ka. Diba dapat laging sinusubukan para malaman mo kung effective o hindi? So bakit nalaman na bilog yung mundo? Diba? Sinubukan nila. So nalaman nila bilog. Diba? So same thing yan. So, para malaman mo isang bagay, subukan mo. And then pag hindi effective, di palitan mo. Ganun po kasimple. Failure. At least alam mo. Dahil hindi effective. Okay, di hanap ka ng bago. Kasi ako po before, nung nagbibigay ako ng mga key points or yung pang post, sinusubukan ko po muna yan bago ko ibigay dun sa mga member. Okay, dinitesting ko yan. Papasok ako sa isang group, sa FB. Pinopost ko po yan dun. Then pag maraming nag-comment, tsaka ako po binibigay yun. So pag hindi, di palit. Simple. Hindi ko sila binibigay. Okay, marami rin akong post. Kung mapapansin nyo sa page ko, meron din walang comment. Meron doon ang dami. So, and then, pag nag-post kayo, kung ano yung effective, di ba, lumayo na tayo. So kung ano yung effective, gusto nyo ulit siyang lumutang, hanapin nyo yung post nyo, i-like nyo, or mag-comment kayo. Kung mapapansin mo, meron mga nakalagay up, pero sila din yung nag-comment. Kasi, ang Facebook po, once na may nag-comment dyan, aakyat ulit dyan sa taas. Okay? So yung post nyo na effective, i-like nyo lang. Or mag-comment kayo, kahit anong comment. Aakyat po ulit dyan. So makikita ulit yun ng mga tao. So ganun po siya. Kasi di man post ka ng post. Okay? So wala man nag-comment. And then bubalikan mo yung mga nag-comment. And then doon sa, di ba, marami kayong nakuhang naghaw? Lahat po ba yun nag-join? Hindi. Pwede rin balikan yan. Yung nag-pay in sa akin before, nakausap ko siya, January last year pa. Pero ngayon lang siya nag-pay in. Bakit? Binus ko ulit eh. Pinausap ko ulit isa-isa yung dati. Hindi naman isa-isa, joke lang po ulit. May ginagamit ako. So, January ko pa siya nakausap, and then, ngayon lang siya nag-join. So, kasi that time siguro, hindi pa siya ready, o hindi pa niya na-realize. Ngayon, na-realize niya. So, lahat ng nakausap niyo, pwede niyong balikan. Hindi po kayo maubusan ng kausap. Akala niyo lang yun. Yan, di ba? So, pag wala nagko-comment, hindi sa comment, sa post ng iba. Yes. Appreciate. Wala lang comment sa post ko eh. Ginagawa po namin yan. Lalo na to. Sir Mark. Ba't ano naman na to? Okay? So ganun po yan. Fishing po. Sikreto. Di ba may search doon? Sa Facebook may search, di ba? Search nyo. Gold reseller.
lalabas lahat na may post na. Ilan yung comment na? O di personal message mo isa-isa. Tingnan ko lang kung matapos ka ng isang araw. Okay? Hindi mo yung makausap na yun. Paano? Turuan ko ngayon ng... Ba't umayo na tayo na lumayo eh? So, turuan ko ngayon ng technique na nasa mindseting tayo, napunta na tayo sa skills eh. Kung lumayo na tayo. Okay, so... okay lang. So, technique. Paano mo i-approach niya? Halimbawa, nagpipishing ka sa post ko. Kuwari, sa post ko na lang para... Kuwari lang. No? Sa post ko, may mga nag-how doon. So, paano mo sila i-message? Paano? Ano yung opening? Paano? Oh, diba? Paano, sir? Paano sila? Paano? Paano, ha? Good morning. Paano, sir? Morning. Paano, sir? Kamusta po? So, una, batayin nyo muna siya. Yes. Okay. Okay. Good day. Good morning. Okay. Good morning regarding po. Okay? Yes. Ito yung ginagamit ko. Ako mismo, ito po yung ginagamit. Regarding po dun sa... kung ano yung post, yun nilagay mo. Ma'am, regarding po dun sa ano kasi nakita po namin na nag-comment ka, ngayon na, sasya na po ngayon ka lang po namin na balikan. So, interesado ka po ba dun sa business? Ako curious, ano ba yun kasi nabura niya na yun. Actually, ito po, doon ka na mag-explain. Okay? So, ganun po ba? Natindi yung... Business agad. Okay? So, pag nag-reply siya, okay? Pag nag-reply siya, huwag muna dun sa sinabi mo. Doon mo na, ay ma'am, tagasama po ba kayo ulit? Rapport mo. Diba, layo na natin, nandula tayo sa ano? Sa may settings tayo. Tama na, tama na. Sa akin nyo naman yung tinutuloy nyo. Sumunin sa akin na tayo ako eh. Tama, share pa kayo. Tama, nag-share pa. May setting tayo ngayon, hindi tayo skill set eh. So, okay na, alam. Hindi na papasok yung rapport. Tama na. Okay? So, rapport nyo na hanggang... Dalawa, napaka-basic lang ng gagawin nyo eh. Okay? Napaka-basic. Ano lang yung gagawin nyo? Mapa-attend sila ng Zoom. Okay? Diba? Basic. Yun lang yung gagawin nyo. Kunin nyo yung time na pwede sila. Okay? Hindi nyo naman kailangan magsalita pa ng napaharami. Okay? So, pagka-send mo ng regarding po, kasi hindi na nila alam nyo, labura na nila yan. Messenger, okay? So, ma'am, kasi kung nag-comment ka po dun sa post namin, kahit siya makukonfuse na, saan ba ako nag-comment? Kasi na-encounter ka din ka na ako na yun. Oo po yun. Kahit nga hindi eh. Kahit nga hindi siya nag-inquire eh. Ganun yung ginagawa po. Oo nga, tama sir, kasi sagot nung ano. Importante ron kasi opening conversation po. Na meron kayong certain point na makipag-conversation siya sa'yo. Yun po yung pinaka-importante. Ayun! So, ganun po siya. Okay, diba? Lumayo tayo, lumayo ha? So, okay na. So, ganun po. Opening is important. Hindi po yung good morning lang. Pakalam ko sa'yo. Hindi makikakilala. Okay? So, dapat, good morning. Or good afternoon, good morning. Parang ano, power ah. So, good. Ako hindi ako gumagamit nun eh. Good day kasi lagi ako eh. Good evening, okay? So, good day regarding po dun sa inquiry nyo. Kasi nag-comment po kayo sa post namin. So, are you interested po ba sa selling na gano'n? Kung yun yung post niya. So, ganun yung opening. So, pag hindi siya nag-reply, hindi kaliwan eh. Paalam ko sa'yo. Dami ko pang kausap eh. Hindi pa ubos na kausap, ma'am. Sobrang dami. Okay? Meron pa dyan yung mga digital marketing. Lahat po yung naka-boost. So, anong ginagawa ko para hindi siya mawala? Nilalike ko po yun. Yung mga post na yun. Di ba dumadaan sa wall mo? Nilalike ko yun. Comment. Pag may nag-comment dun, pupunta po sa notification niya. Or nagko-comment din ako. Comment. Kasi once na nag-comment ka, dun sa post nila, every time na may magko-comment dun, mag-notification po sa'yo. O di mare-remind ka, oy, dito pala yung pinag-pipishingan ko. May bago nag-comment, unahan ko yung nag-post. Diba? Kaya lang po, hindi kayo mawawala ng, hindi kayo mauubusan ng kausap. Tama. Kung wala nang nag, kung wala nang nag-comment doon sa inyo, sa post ng iba. Okay? Importante, yung nakakausap.
Okay, balik tayo. So, excitement. Di ka, no? Fishing na ilalabas eh. Okay? Excitement. Ito, importante rin po, ha? Okay? Kailangan excited lagi sa business. So, tamang attitude, dapat lagi kayo excited. Kasi pag hindi kayo excited, na may matutunang bago, na may gawing bago, wala na pong mangyayari. Okay? So, Focus. 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 Focus kayo dito sa distraction, okay? No, joke lang. No, focus pa rin sa goal. Importante po yan. So, discouragement, palagi po nandiyan yan. Okay? May makakasalamuha kayo, may mangyayari na may pipigil po sa inyo. Lahat po yan. Okay? Marami. May counter. Okay? So, importante po, focus ha. And yung pinaka-last po yung goal. Okay? Kailangan itong lahat. Meron po kayo. Okay pa? Okay po ba? Yes. Parang pagdating dito sa, ano, pag dun sa fishing-fishing, buhay na buhay kayo ha. Nung bumalik ako, nawala yung sigla. Balik natin sir. So, Lirino, pinalay ako. So, kailangan dito, adaptation of culture, okay? Hindi po rakit, especially sa mga naka-join na po sa mga iba-ibang company, parehas yun, okay? Magkaiba po yun. Iba yung approach doon, iba yung approach dito. So, kunin nyo lang yung key points doon and key points dito. Same thing po sa nagtuturo din, okay? May pwede kang ma-adapt sa akin, may pwede kang ma-adapt kay Sir Robin, okay? May pwede kang ma-adapt kay Sir Marvin, kay Mama Lona, kay Mama Melanie. So, connect po yan. Okay? So, number one, kailangan makahanap kayo o i-follow nyo yung taong successful. Yun lang po yun. Okay? Then, huwag makinig. Saan ka makikinig? Okay? Kanino ka makikinig? Kailangan makinig? Sa mga taong successful. Okay, balik natin. May mga acne. Kanino ka makikinig? Pagdating sa kamag-anak, kanino ka makikinig? Sa magulang. Okay, okay, okay. Okay? So magulang, tama? Mm-hmm. So, successful po ba yung magulang? Ba't kayo nakikinig? Advices. Yeah, yun lang yung sinasabi ko. Kung ang magulang mo, which is, hindi sila nag-success, or yung mga kamag-anak mo, na sinasabi, na nagsasabi sa'yo na di mo kaya yung mga ganyan. Okay? So, kung hindi sila sa success, hindi sila nag-success sa ganung bagay, so huwag mo silang pakinggan. Okay? Hindi porket kamag-anak mo, tama sila. So, hindi nga nila nagawa eh. So, ikaw yung gumawa ng paraan para dun, para magawa mo yun. Eh, then tulungan mo sila kung paano rin gagawin niya. Okay? So, hindi lahat ng bagay, it is pakinggan mo. Tulungan tayo eh. Magulang na naman eh. Hindi, natang po yan, okay? So, especially sa mga ibang tao. So, yun lang naman po. So, I hope may naituro po ako sa inyo. Yes. Okay, so, yun lang naman po. So, fishing. Sabi na, yun lang yung makaalala nyo. Lalaki-laki doon sa mindset, doon sa skill set eh. Okay? So, yun na, nagdagawa ba yan? Abuse adaptation. So, ngayon may magtanong sa akin tungkol dyan, okay? Para bonus. So, tapos na natin yung mindset. So, medyo may oras pa naman, mga half an hour bago mag 7. So, ngayon kayo magtanong sa akin. Ayun. Ang tungkol sa skill set. Okay, sasagutin mo. Yan pwede yung skill set pa pwede. Oo. Yun nga, sir. May natanong na. Skill set, skill set. Guys, skill set. Hindi na yan, sir. Hindi na makikita yung mga post-post. Walang naglalayan daw. Ay, Sir Harbin, magpagawa kami ng Google Form. So, Google Form. Amen, pwede pa yan. So, sa Google Form. Google Form. Samahan natin ang skills. Kasi sobrang dami. Google Form. Saan po ba namin ginagamit yung Google Form? Wala pa kami. Google Form po, bakit kami gumagamit niyan? Kasi nasasala na po natin yung mga taong interesado talaga. Kasi hindi ka mag-waste ng time para mag-pilap-pilap doon kundi yung interesado. Okay? Kasi yung mga nag-how doon, yung iba, nakihaw lang. Okay? Pag binessage mo, hindi naman nag-reply. So, kung may Google Form po kayo, masasalaan nyo na yung mga tao interested talaga. At least hindi na kayo mag-waste ng time para pa doon sa iba kausapin. And then, nandun na po lahat ng details. Kung anong oras mo sila pwedeng kausapin, kung anong tawag dito, kung anong trabaho nila. So, ibig sabihin, may background ka na kagad.
Okay? So, maganda po yun. So, yun yung old ways po na ginagamit namin before. So, binabalik natin kasi effective naman siya. Yes. So, kung naman gusto, ako, eh, Sir Marvin. So, kung gusto nyo magpagawa, Sir, gawin mo kami. So, ano pa ba yung mga ano? Tender mo. 100 dirhams lang. Guys, show nyo yung na-encounter nila, sir. Eh, grabe siya. So, yung mga ano? Ano na-encounter nila? 100 dirhams lang. Okay lang ba? So, yung mga na-encounter nyo na ano? Objections. Tatanggap ba tayo ng silver? Hindi na. Ay, sorry. Sorry. Grabe sa mga. Grabe kayo sa mga. Akala ko tapos. Dahil yung silver po may gagawin tayo dito. Okay. Kasi di mo papalitan kasi niya. May sinasuggest ako kay Sir Ryan. No? Pagpapalitin natin yung kita ng silver at diamond. Ayun! Para makatulo kayo sa kanila. Yes! Pahit po ba kayo? Yes. Paano yung pagpapalitin? Explain siya. Hindi, presyo. Diba kita nito? 1-1-2 pag ano? Yes. Okay? So ililipat natin yung pita dito. Pag diamond ka, kita mo na lang. 37.50 Ha? May nag-object sila? Kaya nyo ba? Para matulungan natin sila. Joke lang, joke lang. Siyado kasi na kiyos. Bakit ayaw? Hindi, actually, pwede naman yun. Pagpalitin, kaso yung silver magiging 1650 na. Ayaw. May pangalan ang pinagpala. Ayaw pala eh. Ay, pangalan, nalipat na naman. Joke lang yan. So, sir, permanent dyan. Sir, ba't ganyan ang pagbura? Bakat pa rin? Ganun po talaga. Nag-iiwan ako ng bakas. Ganun naman sa bakas eh. Nag-iiwan talaga ako ng bakas, ma'am. Hindi, pakatimanan nito. So yung mga na-encounter, may abang ano, 15 minutes pa. Sa akin yung ano, na-encounter ko lagi, pagdating na sa e-books, lagi sinasabi nila, kahit explain ko kasi e-books nga parang laging bakit walang products. Kaya ang nasa isip nila talaga, sir, pag walang products ang isang company, scam na. Ano pinapaliwanag mo, ma'am? Ano sinasabi mo? Kaya nga po e-book says, ayun nga, kasi sa lahat ng company nga, kapag hindi ka nag-aral, yun yung binibenta namin. Kasi yung e-books naman talaga, ano eh, nabibili yan tako eh. Yung iba, mahirap pilis. Okay. So, para namin ni-explain, bigyan ko kayo ng sample. Dalawa yung binibenta natin. Okay? Isang physical at isang digital. Yes. Yung digital, depende kasi yan kung paano nyo bibitawan. Okay? Pwede din ito. Ito ginagamit ko minsan. Pag nag-franchise ka ba ng Jollibee, let's say, ng Siomai na lang. Okay? Yung mga Siomai-Siomai. Kasi pag Jollibee, malaki. Okay? Pag nag-franchise ka ba, kunwari, ng mga Siomai-Siomai na yan, ano yung binibili? Yung pangalan. Yung rice name. Lang na yun. Rice. Name. Tapos? System. Oh. Tapos? Oh, di ba? Tama pa spelling ko. Po. Oh, po. Wala lang yung product. Yung product, saan po? Additional. Additional charge. Additional, yun. Nagigili ka na. Same thing. Correct. Ano po ba yung binili sa atin? Digital. Di ba nagulang si Mamsi? So, paano mo na-explain yan ito? Digital. So, actually, pinapakita ko dyan malaki. Okay? Jollibee. Ay, may example. Magtanong kung may products ba dyan okay. Sa Joy? So, pag may nagtanong sa akin yun, ano po ba yung laman ng e-books? Kasi, kaya sila nagtatanong kasi hindi mo na-i-explain kung anong laman ng e-books. Okay? Ano ba yung makukuha nila? Magtatanong talaga yan. Kasi hindi mo na-explain kung ano yung makukuha nila. So, unang-una, ang nakuha nila, which is same thing. Ma'am, kasi same thing lang po yan. Kapag nag-franchise ka ng Jollibee, yung 30 million, 32 million mo po, ano po ba yung binili mo? Okay? Ang binili nyo po dyan, yung name ni Jollibee plus yung system, okay? Yung system po ng company, yan lang po yung binili mo sa Jollibee ng 32 million. Okay? Ikaw yung gagastos ng place, ikaw rin po yung gagastos ng sa mga empleyado niyan. And then, yung product po nun, okay? Pagdating po sa product, ito po is consignment.
binabayaran po yan every month. Ibig sabihin, ito po is not including. The same din thing po yan dito sa labanan. Okay, pwede po yun, isang sample. Pwede rin po, kasi po dito, pag nag-explain ka, okay, ito, i-explain mo naman to. Kasi dito po ma'am, pag nag-join ka sa amin, dalawa po yung binibenta namin. Okay? Isang physical po, yung tinatawag natin na physical product, at isang digital products. Ngayon, ito po, yung digital products, yun po yung e-books. Yun po yung system ng company, yun po yung gagamitin mo dropshipping na doon mo yung dropshipping, and then kung paano nyo po gagawin yung tamang business. So ang laman po niyan, kasama po dyan lahat po ng mga trainings namin na kung paano nyo gagawin yung business. Okay? So ito, kapag nakapayenta ka po nito, may kita ka, ang tawag po namin doon, okay. Yung pagang binenta nyo po is yung digital product namin, which is yung e-books, may kita ka po, yung tawag po namin doon, is yung affiliate incentive. Oo po. So, depende po kasi yan sa pag-explain nyo. Okay? Nung una, nahirapan din kami. Di ba, sir? So, kailangan, nasa pagpapaliwanag po yan. Okay? Kasi magtataka, bakit walang product? Yes, limited. Diba? Natanong nila. May products po ba pag nag-join kami? Meron. Digital po. Digital. Ano ba yung digital? E-books. Sabihin nyo, e-books. E-books. Why po e-books yung binibenta namin? Ano po yung sinasabi namin? Ano yung sinasabi namin? Bakit po e-books? Kasi hindi po kayo magiging successful sa isang business kapag wala po na training. Hindi nyo po natutunan yan. And then, ano po yung gagamitin mong system? So, yun po yung binibili mo. Yun po yung including nun sa digital product namin or yun dun sa e-books. Plus, sabihin mo na yung mga benefits. Kasi ganito, okay. So, paano namin ina-explain yung 1650? Para ba kami mag-explain? Ito. Malaki po ba? May nagtanong na sa akin yan. Paano kami nagko-close ng diamond? Sir, paano po ba mag-close ng diamond? So, paano po ba kayo nagka-close? Malaki, maliit. Differences ng silver and gold. Malaki po ba, maliit? Maliit. Maliit. Okay. So, ito po, malaki siya. Malaki. Mahal siya. Kung hindi mo mapapapay in, hindi nyo mapapapay in ng diamond yung kausap nyo kung kayo po mismo nalalakihan dito. Okay? Tama eh. Tama po. Correct. Hindi nyo maka-close ng diamond yan kung ikaw mismo, sa sarili mo, silver. Malaki yan. Okay? Tama po. Parang ano lang, sir, yun. Kasi mararamdaman ng tao yan na ikaw mismo, nalalakihan yan. Pero kung ikaw, sa sarili mo, natingin mo dito sa 1650 is maliit, maka-close mo siya. Malaki. Monkey see, monkey do. Okay? So, paano ba close ng diamond? So, tingnan mo muna na maliit to. Kasi hanggat makikita mo na malaki to, yung 1650, hindi ka makakapag-close ng diamond. Okay. Oo ba? So, ano yung kailangan mong ipakita? Okay? Ano yung kailangan mong ipakita? Ano po ba? Ganito kasi, ang pagko-close kasi, kailangan mapakita mo kung ano yung makukuha nila doon sa 1650. Okay? Ano ba yung makukuha nila dito? Diba? Kailangan ma-explain mo, ano ba yung makukuha ko kapag naglabas ako ng 1650? Diba? Kasi hanggat hindi nila nare-realize kung anong makukuha nila dito kapag naglabas sila dito, for sure po yan, hindi mag-pay in ng 1650 yan. Okay? Anong worth para maglabas ka ng 1650? Na wala naman akong nakikitang kikitain. So, kailangan, magpakita mo sa kanya na kapag naglabas siya nito, mas malaki yung kikitain niya. Okay? Kung mapapansin nyo, pag nakikinig kayo, pag naglalatag kami doon, minsan, ito lang po sinasabi kong product. Diba? So, paano ko pinapasok? Pwede yan.
may tawag kami dyan, realization. Okay, pa? Diba, na-explain ko na yung sa technique ng pag-present, no? Diba, na-present ko na yung, ano, tawag ito? Yung system natin, yung drop shipping. Yes. Okay? Sunod, realization. Okay? Bakit yung sa tingin, lagi ako nagtatanong na, ma'am, for example po, sa tingin nyo, may idea po ba kayo kung magkano ang ilalabas nyo kapag nagbukas kayo ng jewelry? Ng jewelry shop. Okay? Bakit yung sa tinatanong? Para magkaroon ka po ng comparison. Okay? So, magkano po ba yung siya yung pasalitain nyo? Okay? Ma'am, sa tingin nyo po, halimbawa, nagbala ka po na mag-open ng online jewelry. Okay? Sa tingin nyo, ma'am, magkano po ba yung ano, ilalabas nyo? Okay, pagsasabi yan, syempre, mga 10K, let's say 5K, din yan. O more than pa dito. Bakit ko siya kinukuha? Para magkaroon ako ng comparison po. Okay? So, ito po, technique na closing. Okay? So, bakit ko siya kinukuha? Kapag sinabi niya, 10K or 5K. Dahil ko tinatanong, ma'am, kung 10K po, kaya niyo na po ba kaya? So, kaya niyo po ba ilabas to? O meron po ba kayo dito para makapag-start kayo? Siyempre, sabihin, wala. 10K eh. Okay? So, itong 5K, ma'am, na sinasabi mo, na pwede na, at least po, 5K, kaya na po ba ito ilabas? Bakit ko siya ginagana? Pinare-realize ko na maliit lang to. Okay. So, kaya na po ba yung ano? Kaya na po ba yung 5K? Okay? Kaya na po ba itong 5K? Sabihin, sir, wala pa rin eh. Kasi dalawang sahod ko na yan eh. Okay? So, for example, ma'am, 2K. Okay? 2K na lang po. Kaya na po kaya? Ayan, kaya-kaya na, sir. Diba? Kalimitan, ganun. So, actually, ma'am, di mo naman kailangan ito eh. Okay? Di mo naman kailangan ito, no? Ito lang po. May business ka na po. So, ito mo kung paano ko siya pinaliit. So, depende po kasi yan kung paano niya i-explain. Okay? So, ito mo, pinaliit ko siya muna. Kasi dito siya nang galing, oh, 10K. So, siniset mo yung mind niya doon sa malaki. Yes. So, nakita niya, maliit niya. Okay? Ngayon, pag nagtanong siya, kasi sa ngayon, hindi ko pa talaga kaya. Pero gusto ko na mag-start. Well, may option po ako sa inyo, ma'am, pero option lang po ito. Okay? Kung gusto niya po talaga mag-start, okay? Meron po kami, 920, pero option lang po kasi ito. Hindi po siya ganun kalaki ang kitaan. Okay? Depende po kung gusto niya. Bakit ano pas pinaliit ko pa? Diba? Binigyan mo po. Actually, option lang po talaga ito. Hindi po mas maliit. O, dinagod pa siya. Awas. Mag-start kayo doon sa malaki. Huwag nyo i-start to. Okay? Huwag nyo yung pagpilitan niya. Mag-start kayo sa malaki. Okay? Para maging maliit. Habang bumababa yan, di lumiliit yung tingin niya. Yes. Kaya minsan kahit silver na napapadayon pa. Ang dami pong ganyan. Diba? Silver. Pinanood nila yung video, silver sila. So bakit sila nag-diamond? Umatid sila ng zoom. Dahil sa kitaan. Closing guys. Pinanood. Kasi, it doesn't matter po na napakahaba ng explanation nyo pagdating dun sa business, dun sa ano natin, sa presentation. Eh, wala po dun yung closing. Okay? Kahit 15 minutes mo lang i-explain yan, okay lang po yan. O kung magtagal po kayo sa closing. So ano yung closing? Diyan nyo na po palalabas eh, lahat ng tanong niya sa utak niya. Diba? Pag sa Zoom, tinatanong namin, ma'am, ano po yung pinaka nagustuhan nyo doon sa business? Ano po ba yung mga tanong nyo pa? Kasi pinapalabas natin kung ano pa yung bumubulo sa isip niya. Once na wala na yun, nasagot mo lahat ng tanong niya, for sure po yan. Pay in na. Yes. Okay, so dapat ikaw mismo maliit tingin mo dito, okay? Kung malaki yung tingin mo rito, malabo po makapag-close. Or other way around, pwede nyo rin kasing gamitin yung program natin. Yes. Program natin. Sir, pwede pasingit, sir. Para sa lahat, para sa lahat. Para. Kanina, di ba, kaya hindi ako napunta na dito, may kinuklose ako. Bakit ko siya kinuusap na matagal? Inom lang ako. Kasi ito siya.
silver. Guys, hindi masama yan ha. Pero minsan kailangan natin silang upgrade. Alam mo ginawa ko kung ngayon hindi siya nag-pay in ng silver. Babalik siya ng Wednesday para mag-diamond. Wow. Alam mo guys ha, sense, build sense of urgency. Pag sinabi niya, sige sir, gusto kong mag-diamond, pero yung time frame na binigay na alam niya is wala. Lagyan niyo lagi yung time frame. Gamitin niyo yung ano. Meron tayo yun, sarayin na lang sa atin yun eh. Oh, pag gantong ano, makakuha ka na ganito. Since mga leaders naman dito, eh, para sa mga live. Pwede nyo gamitin ito guys. Since si Sarayin naman na nag, nagsabi niya, tarawa ako pa, paano siya, from silver to diamond. Inumpisan ko siya saan? Sa kitaan. Totoo yun, kitaan. Ma'am, sige ha, halimbawa, di ba 1,650? Alaga? Umpisa pa lang ng presentation guys, lagi niyong iisipin na i-mindset sa kanya na hindi ito short term, long term po ito. And ipaliwanag niyo yung dalawang uri ng market, client sa market. Mag-focus kayo saan? Resellers. Ma'am, di ba nabanggit ko po kanina na 8 out of 10, kasi lagi mong sinasabi ito, sinanood ng live ko. Lagi ko mong sinasabi, 8 out of 10 before COVID, buyers na kuha ko, but after COVID, 8 out of 10 ratio is reseller na. Naging bait ka? Balik mo sa kanya. Hindi. Anong binibenta mo, ma'am? Wala pa akong sinasabing e-books dyan, ha? Ito yung binibenta natin, oh. Good. Sino mang lalapit? Sila. Dati, ang tanong sa akin, ano? How much? After COVID, anong tanong? How? Di sabi niya, ano? Ma'am, imagine. Sige, 1,650 mo. Negosyo, long term, 1,650, maliit, malaki. Mamalit po yan. Bakit? Ang pagnenegosyo, lagi yung tandaan, huwag niyong iintindi lalabas mo, yung long term tingnan mo. Sige ma'am, magkano kinita niyan? Let's say na for example ha, na ipaliwanag mo na yung affiliate incentives, ulitin mo lang. 1,650 ma'am, magkano kinita since 25%? 410 dirhams. Ay, sorry. Di ba sabi ko sa iyo ma'am, long term? Oh, let's say ma'am, for example, in one year, medyo tinamad ka, 100 resellers lang nakita mo. Bakit? Baka nagtutulpo ka pa niyan. Nagtitikto ka pa niyan. Wala, sir, parang ma'am, konti yan. Bakit? 365 days po tayo. Oh, sige, huwag ka mag-tiktok, ma'am. Magkano kinita mo dyan, ma'am? Magkano? 41,000 dirhams. Sabihin mo, 41,000 dirhams, ma'am, next Christmas, masaya? Magkukulat. Bigyan nyo ng numbers, guys. Number doesn't lie. Number won't lie. Or numbers don't lie. Sige ma'am, tinamad ka ma'am. Hindi mo kinaya eh. Nagtulpo ka pa rin. Sikwenta na lang kita mo ma'am. In one year. Sabi ko sa iyo, di ba 1 to 2 years na trabaho ito. Hindi ito madali eh. 50 resellers ma'am. Magkano kinita mo ma'am? 20K. Masaya pa rin yung Christmas mo, ma'am? Realization, guys! Maisip niyo, no? 20K, no? Ma'am, kita mo yan, ma'am? Pwede mo bang kitain yan sa gratuity mo? In 1 year? 2 years? 5 years? Baka 10 years yan, ma'am? 50 lang, no? Eh, sir, paano kung nagtitiktok pa rin tayo? Asik, bukas natin! 25 na lang, ma'am! 25! TikTok ka pa, ha? TikTok ka pa? Magkano kinita mo, ma'am? 10. Eh ma'am, nag-start ka ng ganito. Do you think kikitain mo yan? No. Ito pa isang malupit, ma'am. Sige, nag-diamond ka na. Binago mo na yung mindset mo. Oh, hindi ka nag-tiktok eh. 10K. Diamond ka na, ma'am. Ito malupit, ma'am. May ano ka, diba? Kapatid ka. Kung ito, ma'am, kumita ng 10K,
ay sorry, ito, kumita ng 10K. Di ba sinabi ko sa iyo, ba ano tayo, pwede tayo magdagdag na? But make sure na napaliwanag nyo na yun, ha? Pwede niyo po kasi ipangalan yan, ma'am, sa anak niyo. Eto, ma'am, kumita. Magkano? Kung kumita 10K ito, magkano kikitain na ito? Sa group affiliate incentives. Ay, ganun ba yun, sir? Pwede pa yun. Nagulat siya, di ba? Nagulat, ay, ganun siya. Eh, ma'am, dalawa anak mo. Isa pa. Kung ito, ma'am, kumita ng 10K sa group affiliate, for sure, magkano kinitan to? 10K. Ay, ganun ba yun, sir? O, same effort yung ginawa mo, ma'am, mo. Magsisilver ka pa? Oo. Ma'am, computation yan, no? Tinamad ka, nag-tiktok ka? 25? 10K? O, ito, magkano kinita? Nakasampu lang. O, 4,100 dirhams. Eh, may program pa kami. Magkano? 100K yan, ma'am, oh. Ano yun? Pag-diamond ka muna. Nag-silver pa? Hindi na. Pinag-realize mo na sa kanya kung gaano kaganda ang diamonds eh. Ma'am, di ba sabi ko, 1 to 2 years natin trabahuin? Hindi ko naman sinabing 1 week eh. Basta buhasan mo lang TikTok mo. Di ba? 25 na lang, ma'am. Kanina isang daan yan, magkano? 41,000, hype ka. O, di ba, katotohanan to, ma'am. Tamad ka niyan. Imposible yan. 25, 1 year. Kinita mo yan, ma'am. Gano'n ka lagi, kinita mo yan, ma'am, sa gratuity mo. Nag-silver pa. Ito yung second, other way around, ma'am. Na pwede natin gamitin yung, ano, yung mga programs ng company. And always rely on numbers. Mapaparealization mo nga, no? Eh, ma'am, pag silver ka, magka 10K kita mo, hindi. Baba lang yan. Nagtrabaho ka na lang. Mas malaki pa sahod mo. Parang rin mo nga, no? Nagtrabaho ka. Kumuha ka pa ng reseller mo, silver. Hindi ko minamalit yan, ma'am. Pwede ka mag-upgrade. Pero sa yung 550 mo. O, kaya mo pag-ipunan next week. Mabalik ka. Mabalik siya Wednesday. Kita niyo, ma'am. But make sure, ma'am, habang sinasabi niyo, concern tayo. Lagi niyong sasabihin, we are not always after this. No. Lagi nilang iniisip eh. This is our aim. To help you and your family. Tinamaan pa yung puso niya. Hindi tayo nabubola. Bakit? Pag pinasok pa natin sila dito, lalokohan natin sila. Hindi. Kikita sila. Because of them. Hindi because of us. Sa ano? Effort. Kaya ma'am, lagi nyo sabihin, umpisa pa lang, imamindset nyo na sila na mahirap to. Ma'am ha, mahirap. Bago mo ilatag na to. Ano yun? Tingnan natin to ha, 1 to 2 years. Tapos na yung affiliate incentives. Pinaliwanag mo na to. Ma'am, oh, sige, 1,650. Nalalakihan ka, pakita ko sa ito. In 1 year, trabaho mo. Ilan? 25 na nga lang kung nag-tiktok ka. Pero make sure guys, lagi ka mag-umpisa sa 100. Kasi yung mindset ng tao, pag sinabi mo isang taon kagad, bakit makonti yan? 365 days tayo, meron na isang tao dito, isang araw lang eh. 365, eh tinamad ka pa, nagtulpo ka pa eh. Hindi mo matanggal eh, hindi mo tinagal. Saka nyo ilagay yung 50. Saka nyo ilagay yung 25. Huwag nyo nang babawasan yung 25. Yan yun sila mag-tiktok na konti. Tingnan mo ba, magsisilver pa ba? Hindi na oh. Pinaliwanag mo palalo to. Kung may pera yon, on the spot, for sure. Isa sa mga ano to, pang closing, kaya sabi lagi ni Sir Marlon, depende sa pagkuklose. Kaliwali yung ano yung presentation natin. Wala yan. Paano mo siya ikuklose? Yun ang importante. Yung ano? Resibo. Bakit pag nag-resibo yun, may income ka? May income kayo? Meron! Sa live. Meron? Income yun eh. Asan ba pera? Dito o dun sa benta-benta? Ito, pang ano na to. Yung closing na ganito. Alam niyo, mga pinanggalingan namin ni sir. Pero kailangan na natin ngayon eh. Bakit kailangan mo mataw? 2022, Pilipinas? Kailan mong kultura na nakuha namin dun? Dadali na namin dito. Hindi garapanan to, ma'am. Itong closing na to,
Totoo. Diyos ko, Lord. Doon, ma'am, nagpo-close ako 31 accounts. Magkano isang account? 1,650. Isang diamond lang natin. Ang next, doon, babayaran mo, 1,440. Imagine, 1,440, ma'am. I-times nyo sa 30. Plus 1,650. Kasi yun yung first account. Close yan, ma'am. Milyonis kasi kinuklose namin doon. Million yung kita eh. Kitaan. Pang, pang, pang. Pang, pang. Pero 2 hours ko naman kinuklose yun. Eh, magkano? Income ko. Diba? Yun, may kahalong bola yun. Kasi, Hi. Mga kahalong bola. Bakit? Paano ko ibibenta yung mga cosmetics na halagang, Diyos ko Lord, almost 1 million? Eh sa, paano ko ibibenta yan? O sige, may produkto kayo? O sige, benta mo yan lahat. Kami walang produkto namin, digital. Pero ano, hindi binibenta namin? Boom! No expiry. O, oh, mama. O, oh, benta ka 4 na gold. Kita mo 400. Bawi 1,650 mo. O, di mo magbenta ng digital. 4 na diamond, bawi yung 1,650 mo. Boom! Hindi nila hinanap kung ano yung produkto nung binibenta mo. Ang hinanap nila kung ano yung binibenta natin. Paano mo siya tinwist? Totoo naman, hindi natin sila niloko. Digital yun eh. O kunwari, ito ay e-books to. O digital na, hindi mo nakikita, di ba? O dito yung e-books ko. Let's go. Totoo yun, ma'am. Lalo na yung mga nagpe-present na. Ma'am, ito, nakakabilib sila eh. Yan, mga nagpe-present. Ito, Coach Lirisa, malapit-lapit na yan. Guys, panoorin niyo lagi kung paano kami naglalatag sa Zoom. Mas masarap kasi, ma'am, nagsusulat. Believe me. Pag nandito, pag sa Zoom, hirap na hirap kami. Kasi iba, humihikab, may nagluluto dito. Paano mo makukuha din siya? Pero challenging, pero ilan yung kinaklose namin? Nagkuklose ba kami ng silver, ma'am? Hindi. Nakikinig nyo? Hindi. Diamond ba or diamond? Pwede, ma'am. Pero pwede mo kasi yun eh. Ano yung gusto mo? Diamond o diamond? Huwag tayo magbigay. You need no option. But diamond. Huwag tayo ng option. Nagbigay ka man ng option, ma'am, ilan ito, pwede ha? Anong kukunin mo? Hindi ano, ilan ang kukunin mo? Tatlong diamond o isang diamond? Power ka. May sinabi kang silver, wala sinabi kang gold, hindi, tatlo. Ay, isang diamond lang, sir. O, panalo pa rin. Hindi mo man siya na-close dito, saan ba gusto yung close? Diamond lang naman talaga eh. Eh kung tinutuon niya, diswerte mo. Sir, pwede ba mag-lima? Oo, patay ka dyan. Ay, sabi niyo, okay. Lima. May nagtanong na. May nagtanong niya. Yung isa na, kaninong bisita yan? Si Ma'am Jerry. Si Ma'am Lucci. Kay Ma'am Lucci? Pwede po ba apat? Pwede mo apat. Yung natanungan. Ganun mo, kung paano namin i-entertain. Kasi ma'am, pag ganun mag-isip, yung tao, huwag mong pakakawalan yung excitement na sinasabi ni sir. Yung excitement level niyan dapat mataas. At wag mong palilipasin ng tatlong araw. Dapat ma-close mo yan within 2 days. Excitement level ano? Bumababa, hindi? Bumababa. Baba yan? First day, ilan? First day, 100%. Second day, ano? 50% ka agad yan. Third day, ano? 50. Fourth day, back to TikTok. Ma'am, anong account mo sa TikTok? Sige, at ka dyan. O, tingnan nyo, may account. Ibig sabihin, nagtitiktok. Ay, dyan. Dito tayo, guys. Ano lang, ha? Aminin nyo, i-rewind nyo kung hindi mo sabi naiintindihan. Pero pag nilatag nyo, make sure, ano ka agad? Mindset ka agad. Minamindset mo na siya na long term natin trabahuin ito, ha? Long term para pagdating mo sa compensation plan, alam mo na yun. Oh, may ano pa na, 1 year. Oh, gusto mo, igsian mo, 6 months. Oh, within 6 months, ma'am, ito lang nakuha mo. Or 3 months. Or ma'am, 3 months, tinamad ka, nag-TikTok ka, ito lang nakuha mo. Doon pa lang, nabubuhayan na siya. Ayaw nga, no. Ayaw nga, no. Ayaw. Yun na yung wala silang option kundi gumanon. Hypnotization, parang gano'n. Pero hindi naman kami nag-hypnotize, ha. Yun, ma'am, binigyan lang namin siya ng option na walang sagot kundi oo. Kundi diamond. Ang malapis ko, pinapili mo ba siya ng tatlo? Tatlo ba? Eto, may kahalong hype to. Yung tatlo, may kahalong hype.
May konting hype yan. Pero hindi puro hype yan. Totoo yan eh. May number nga oh, kung magkano kikitain niya. Over. Yun lang po. Sir, ready na ba? Pwede. Closing guys, closing. Good evening po sa lahat. Next week, saka ko maglalatag isang derechohan lang ano, yung pupas. Oh. Okay na. Asin sa po? Wala na. So basta tandaan lang po. Guys, no? Tandaan lang po. Pag ang tao, pag ang kliyente nyo po, bago sa negosyo, walang matatanggal. Okay? Dalawang bagay lang, halimbawa bago yung kausap mo, wala pa siyang, wala pa siyang experience pagdating sa business, dalawa lang matatanggal yan. Okay? Magkano ilalabas niya at magkano yung kikitain niya? Ito po yan. Okay? So kailangan, maparealize mo sa kanya, yung ilalabas niya, which is mas malaki yung kikita niya. Kaya lagi kami nagsasabi na huwag mo po munang isipin kung magkano yung ilalabas niya. Ang importante po dito, mapakinggan niyo po kung paano gagawin yung business. Yes. Diba? So, sa ano kasi namin, experience namin, mas effective talaga yung realization. Okay? So, kaya ka maipakita niyo sa kanila. So, sa digital, maraming pwede mong gawin na kasi maraming company actually na masigit pa sa atin na wala talagang product. Bakit sila, bakit nila na ano? Digital. Marami kayo nakikita sa Facebook, di ba? Digital marketing. Mm-hmm. So ano po yung product nila? Wala po product. Wala product. Bakit ang dali dyan? Okay. So ano pinapakita nila? Sa digital kasi, okay, pag digital, ano yung pinapakita nila? Magandang buhay. Diba kumakain? Diba yung mga video, laging kumakain sa labas, nagta-travel. Kasama pamilya. Diba kasama yung pamilya. So, dalawang bagay lang po pinapakita nila. Time freedom, financial freedom. So, same thing sa business po. So, dati. So, dapat maparealize mo sa kanila yun. Kasi hanggat hindi nila nakikita, ganito ano eh, ang pinaka-technique talaga eh. Dapat may pakita mo sa kanila ano yung magiging sila, okay, kapag ginawa nila yung business. Ganun kasi simple. No, pakita mo ano siya ngayon at ano siya kapag ginawa niya yung business. So, reality lang. Okay, sa closing po ganun. Okay, so sana lahat po marunong mag-present. Ako na po nagsasabi, kung hindi nyo pag-aaralan mag-present, hindi po ako kakita ng malaki. Ang kumikita po ng malaki pinag-aaralan yung business. Okay? So, kailangan i-aim nyo sa mga sarili nyo na dapat marunong po mag-present. Okay? And then, kasi hindi naman yung, hindi lang dito yung magagamit yan. Once na confident ka na sa sarili mo, kahit anong business i-open mo, for sure po. If you master the process, you can repeat the result. Ganun po kasi simple. Okay? Kung halimbawa dito nagawa mo, bakit yung magagawa sa iba? Bakit yung iba na top earner doon sa company nyo nakakalipat at nagiging top earner din? Master na nila eh. Diba yun yung kanina, yung pina-explain ko? Kasi na-master mo na eh. Napakadali na sa'yo para gawin yun ulit. Okay, so i-master nyo yung proseso. Proseso nga, kaya nga tinawag na proseso. Dahan-dahan. Hindi yung pagkapasok mo is magaling na ako. Walang kong ganun. Okay. Walang ganun. Okay, lahat po yan. Pinag-aaral. So, siguro yun lang po muna. Maraming salamat. Power! Natutunan naman, ma'am. Sa fishing. Sa fishing. So, thank you. Close.